Hey Raven here, Raven DJ here. Welcome back to another video, and for today's video, we are going to talk about four things that you need or four things that you need to have if you are starting your own channel. And this is very easy, but technically not really easy, but you have it already. Especially if you are already probably 18 years old and above. Kasi yun naman talaga yung requirement if you are going to start your own YouTube channel. So I just want this video to be as spontaneous as it can, because wala. Kasi alam ko naman na meron na kayo nito at alam nyo naman na siya. But it's just like a reminder probably to everyone who are just searching probably on YouTube on how you can start your own YouTube channel or how you can be a vlogger. So, I'm just eating my banana. So, meron siyang bulok na dyan. Okay. While I'm eating my banana, I just wanna start with paano ba talaga magiging isang YouTuber? That's the question that a lot of you have been asking me every time. Okay. Before that, of course, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell so whenever I release new videos, you'll get notified. And follow me. Parang ang taas nun. Follow me to all my social media accounts. Lalagay ko yung aking mga username dyan sa taas. I have my Instagram, my Facebook, and of course, my Facebook page. What else? Basta nakita nyo dyan sa taas. So first thing that you need to have is you need to have an equipment. Pag sinabi kong equipment, you don't need to have your own camera na mamahalin. And if you have your own phone, pwede ka na magsimula ka agad. Pero, if you don't have your phone, but if you have kuya, if you have ate, if you have mama, papa, if you have pinsan na meron kayong pwedeng hiraman ng phone, you're good to go. Okay? But before that, so meron ka ng camera. That's the first thing. Kasi paano ka makakapag-film ng video? Paano ka makakagawa ng content? Paano mo yan mare-record kung wala kang camera? That is the first thing that you need to have if you wanna be a YouTuber. Okay, wala ka, pwede kang mag-ipon kung gusto mo talaga. Kung wala ka, pwede kang manghiram. Second is, you need to know your content. Okay. Diyan na tayo magkakatalo kasi marami sa ating gusto maging YouTuber pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Okay? Isip ka muna ng content na gagawin mo. Mahilig kang mag-makeup. Okay. Gusto ko ang content ko is about very educational. Gusto ko kumain. May ko kumain. May budget ako for food. Okay, mag-film tayo ng mukbang videos. Kung gusto mo naman kumain, mahilig ka kumain. I wanna discover different coffee shops. I wanna discover different restaurants. Puntahan mo kayo yung mga restaurants, mag-film ka doon. Ipakita mo kung anong pwedeng kainin doon. Or, I want to go to different shops or different stores. Gusto kong i-share sa kanila kung anong pwede nilang mabili doon. Informative ka naman. Or, pwede rin, kumakanta ka. Sumasayaw ka. You can film or record your videos na you are dancing. That is entertainment naman. Mahilig ka naman magpatawa. Mahilig ka mag-record ng mga videos na nakakatawa. Ayoko kainin yung bulok. Eh naman yung gawin mo. O, diba? Marami ka na ngayong options, naiisip mo na ngayon kung anong content na pwede mong gawin. Ay, mahilig ako magbuting-ting ng mga bagay-bagay sa phone. Di kaya mag-download kaya ako ng mga apps, tapos inform ko sila kung anong pwede nilang magawa dun sa mga mobile apps na yun. Pwede, diba? Or, pwede rin naman, nagtuturo ka ng mga bagay-bagay na kung ano-ano dyan. Maraming pwedeng gawing content actually sa YouTube. Pero, ang tanong, ready ka na ba? Nakaisip ka na ngayon ng content na gagawin mo. Ang una kong gagawing content, since mahilig naman ako mag-makeup,
I will do a makeup tutorial about I will do a makeup tutorial na pwedeng-pwede sa mga teens, sa mga kabataan ngayon. Simple, simpleng makeup tutorial lang, pwedeng ganun. Ano kung Yakult? Okay. Meron ka ng phone, meron ka na rin content na naiisip na pwedeng gawin. Pangatlo, syempre, kung wala ka pang account or YouTube channel, ayun na yung gawin mo. Search ka ngayon sa YouTube, how to create your own YouTube channel. How to create your Gmail or Google account para sa YouTube. Ayun naman yung next mong gagawin. Kasi meron ka ng phone, may gamit ka na. Meron ka na ngayon naisip na content. Gawa ka na ngayon ng iyong sariling channel. Kasi, pwede ka na makapag-record eh. Di ba nakapag-record ka na ng video mo, nakapag-film ka na, ito na siya. Gawa ka na ngayon ng iyong channel, ng iyong account. Then, you have to upload your content. Ito na yan. Pang-apat natin, upload mo na. Ang gagawin mo na ngayon para makilala ka, ay, you have to share it with your friends. You have to share it sa lahat ng social media accounts mo. Doon magsisimula ngayon ang isang pagiging YouTuber. After nyan, may papansin na sa'yo, may manonood ng videos mo, then you have to be consistent in uploading your videos, your content. Tapos, mapapansin ka na ng ibang mga YouTubers dyan, mga users ng YouTube. Okay, magko-comment na sila sa'yo. O, paano mo malalaman ngayon kapag isa ka ng YouTuber? Sa sarili ko, na-consider ko yung sarili ko na isa na akong YouTuber nung nakakipag-partner na yung YouTube sa akin. Nung nakatanggap na ako ng email sa Google AdSense, doon ko nasabi na, I am an official YouTuber. I am an official content creator. So that means kasi, na-prove mo na sa kanila na you are capable of doing contents. That you are capable of creating your own content, not just in your head, pero nare-release mo na yung mga videos. And people are commenting, people are recognizing, people are learning from your videos. Kasi nagtiwala na sa yung YouTube, nakipag-partner na sila sa'yo, and that means okay na, di ba? Pwedeng-pwede ka na talagang matawag na isang YouTuber. Pero, ang kailangan mo lang gawin ay simulan. There's no wrong in trying. And yung confidence, nabibuild yan. Yung confidence, natututunan yan. Hindi naman yan overnight na ako ba, kahit makapal yung mukha ko overnight ba, ang galing-galing ko na magsalita sa harap ng camera. No! If you are going to watch my videos, yung nagsastart pa lang ako sa YouTube, talagang ang awkward, sis. Ang awkward talaga ng mga videos ko on how I speak sa harap ng camera. Talagang feeling ko, dinadudge ako ng lahat. Kahit camera lang naman yung kausap ko, wala namang ibang tao dito. Diba? Ganun siya. Excuse me. Kaya naman, yung mga taong sobrang natural. Yung mga taong sobrang natural nila kapag nagsasalita sa harap ng camera, hindi nyo naman alam kung ano naging struggles nila eh. Unless papanoorin nyo yung mga previous na videos nila, nag-start pa lang sila. Diba, may mga tao na sobrang iba yung confidence level talaga. As in, talagang mula nung una hanggang ngayon. Pero yung mga taong, alam mong hindi talaga sanay sa harap ng camera, hindi sanay makipag-usap or magsalita sa harap ng maraming tao, talagang struggle para sa kanila yung mag-build ng confidence. And that's okay. Kasi sabi ko nga, hindi naman lahat ng bagay nakukuha or natututunan overnight. Kaya, ang kailangan mong gawin, simulan. Kasi pag di mo sinimulan yung bagay na gustong-gusto mong gawin, katulad ng pag-YouTube, gusto mong maging isang vlogger, gusto mong maging isang YouTuber pero hindi mo naman sinisimulan, hindi mo malalaman kung kaya mo talaga. Diba? So, this is just another video for you guys if you are just starting or if you are looking to start. Or maybe you just wanna start your own channel kasi gustong-gusto mo talaga mag-YouTube. Okay? So, a lot of you have been asking me that question and these are the four steps or these are the four things that you need to have, you need to do if you want to be a YouTuber. So, sana meron kayo nakuha.
sana meron ko yung napulot kahit konti lang. Very specific and very simple yung video natin ngayon. And of course, thank you so much for watching this video. Like and subscribe and share this video to your friends. Don't forget to follow me to all my social media accounts. And this is again Raven DG. As I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next video. Bye everyone!